okay lang naman ako kumain ng maingay, di ba? Yeah. Yung sabihin ng respeto yun, di ba? Dapat ano? Respeto. You know. Ang naiisip ko is magkakaroon ng tayuan na wala sa isip ko, wala na nga pala ako sa Pilipinas. Kaya yun, walang tayuan ang mangyayari dito. Tingnan nyo naman, linis. Hindi naman super init, hindi rin masyadong malamig. Parang Tagaytay weather nga siya. What's up, Martians? Uuna ako na kayo. Pupunta tayo ng Japan. But this time, sa Kyoto. And right now, it's my first time traveling alone. I mean, sa first 3 times ko, may mga kasama ako na pumasok ng immigration, luggage, everything. May hintay pa ako sa labas. Kaya yung intro ko sa vlog is madalas nasa labas. But this time, nag-decide ako mag-intro dito na sa mismo nasa boarding gate na kami. So, ang flight ko at the moment is 3:40 PM. Kanina pa ako nandito mga 11:37 dumating. Mga 12 meron. So, tamang tambay muna ako. At, ayun, mag-isa akong darating sa Japan ngayon at malalaman natin. Yun, magkikita tayo ng, ayun, makikipagkita tayo sa mga kasama natin sa trabaho. But syempre, as usual, yung travel ko is trabaho yung pinunta ko, hindi bakasyon. Pero syempre, sisingitan ko kayo ng konting mga pahapyaw ko, ano bang ginawa ko, ano makikita natin sa Kyoto. Pero sa ngayon, sakay mo na aeroplano, tsaka patutulog muna ako kasi masama yung karamdam. Hindi naman masama, inaantok ako. Hindi ako nakapaggapi, kaya babawi tayo mamaya ang umaga. Pagdating natin ng Japan, so, siguro around 9 AM ang dating ko, or 8, mga ganun. Medyo nakakosyos ako kasi ngayon lang ulit ako nag-vlog after ilang months. Kung titignan niyo yung upload ko previously from Japan, from Tokyo, is months, 2 months, I think. Kaya bumabawi ako ngayon dahil medyo bago yung mga gamit natin na gear this time. Hindi na ako naka-Sigma 16 to 28. Guys, this is a vlog made with the Viltrox 16mm f1.8. Yun lang. See you guys mamaya. John Santana transition. Let's go. First in the plane, matutulog na muna ako. Okay, so Martians, sa ngayon, maga tayong dumating, nauna tayong dumating dito sa Kyoto International Airport. Bali, nihintay ko yung isa kong boss, sabay kami pupunta sa hotel kasi almost 2 hours yata papunta sa hotel at saka kailangan na namin mag-shoot. Kailangan namin i-shoot yung pagdating niya dito. Kaya ngayon, mangkape muna ako dito sa gilid. Tapos kumuha na rin ako ng onting B-roll para medyo maganda. Tsaka nag-edit na rin ako. Tinetesting ko kung kaya kong i-same day. Well, kaya ko naman i-same day edit. Kasi ang point ng vlog na to is para ipakita sa inyo kung bakit sobrang simple lang mag-daily vlog at sobrang simple lang din na mag-vlog talaga. Hindi niya siya kailangan masyadong kailangan i-overthink or gawing komplikado. Parang lahat ng tao dito mukhang main character talaga sa teleserye. At saka, kanina bumili ako sa Starbucks ng kape americano, tapos si ating nagsuserve. Parang akala mo talaga main character yung itsura. Mukha akong kontrabida. But anyways, yun nga, b-roll muna tayo rito kasi parang 2 PM pa yata yung dating ng boss ko. Tsaka yung oras natin ngayon is 8:48 AM. Ano, hirap matulog pa sa aeroplano. Pero first time yun. At saka first time din to na mag-isa ako. So, let's do this. Oo nga pala, Martians, kung nagtataka kayo, medyo nagbabago yung quality dahil gamit ko yung GoPro ngayon. Ni Nut, shoutout sa'yo, Tol. Salamat sa pagpapahiram ng GoPro Hero 9. Medyo satisfied ako sa quality at medyo na-enjoy ko na yung pag-iintay ngayon dito dahil sa GoPro. Pero yun nga, mapapansin nyo, yung talking head ko possibly sa mga susunod na araw is GoPro B-roll A7S3. Tapos ayun, tuloy-tuloy natin tong daily na to. Medyo honestly nakakamiss. At tinanong ko si John,
kung sa tingin niya ba dapat i-daily ko na dahil nandito na ako sa Japan at sayang naman kung alam mo yun, naaksayin ko yung bawat oras na meron akong libre na nandito ako sa ibang bansa na hindi ako magbablog kung anong ganap. Well, this is for my own welfare. Back to the waiting game. Time check, isang oras pa lang pala ako nandito. 2 PM pa darating yung boss ko, so tara, let's wait. So yun na nga guys, after lang hours ng paghihintay, dumating na yung boss ko. Iniintay ko na lang siyang lumabas ng immigration. Tingnan natin kung saan tayo dadali ng araw na to ngayon dahil may pupuntahan tayong isang lugar. Pagdating namin sa hotel, malapit lang siya. Actually, attraction ata siya or parang isa sa mga top places na recommended puntahan pag nasa Osaka. I mean, pag nasa Kyoto ka. Nalilito ako eh. Kasi sabi niya Osaka and then nasa Kyoto tayo. So, ayun. Ngayon, magbabas muna kami. Pagkita namin, magbabas kami. Papunta doon sa train stop, 10 minutes walk. So yung bus ngayon around 1 hour daw, 1 hour 20 minutes daw yung bus. So let's see, hintayin natin yung bus ko. So yun, Martian. So tamang time lapse lang tayo dito sa gilid. Habang hinihintay yung bus ko, nagsikaso ng SIM card niya. Kasi kung nagtatravel kayo, bibili talaga kayo ng SIM card kahit saan kayo pumunta. Depende rin sa kung ilang araw kayo mag-i-stay sa isang lugar. Kaya ako, baka nakuha ko na yung SIM card ko, in order ko siya sa Klook. Guys, hindi naman super init. Hindi rin masyadong malamig. Parang Tagaytay weather nga siya. As per my expectation. So, yun. Dito na kami sa may bus. Ang naiisip ko is magkakaroon ng tayuan na wala sa isip ko. Wala na nga pala sa Pilipinas. Kaya, yun, walang tayuan na mangyayari dito. Tignan nyo naman, linis. Okay, so second stop, onti na lang malapit kami sa hotel. Nakatawa kasi yung bus. Sa Pilipinas kasi hindi ba ina-expect natin yung bus punuan, tayuan, parang sardinas. Dito hindi, walang nangyaring intayan, sobrang luwag. Wala rin tayuan na nangyari. Tapos yung bag ko may upuan. Iba talaga, I mean, yung mga gantong mga bagay yung mapapansin mo talaga, especially kung sa Pilipinas naranasan mo yung, alam mo yun, simula pag-commute hanggang, basta kung naranasan mo yung matindihang commute sa Pilipinas, talagang mapapansin mo dito yung difference, as in. Lipat tayo sa magandang camera. Ouch! Lipat tayo sa magandang camera. Oh, nice bed. Nice bed. No station, but this will do. This will do. Nice. Let's check out the banyo, the everything. Taray! Hair dryer. Kasi parang kulang amenities. CR muna tayo. Okay lang naman ako kumain ng maingay, di ba? Yeah. Hindi sabihin ng respeto yun, di ba? Dapat ano? Respeto. Yun o. Tawag dito ramen ASMR. Ingat. Sa Pilipinas, asan pa rin ka ng tatay mo pag gumain ka ng ganung tayo?
oras sa Tomartians, pagdating namin sa Osaka, trabaho agad ang inintindi ko. Dahil syempre, for day 1, B-roll ang kailangan namin makunan. Pumunta kami sa Gilco Running Man. At syempre, ang kuya mo naman ay amazed na amazed. Dahil hindi ko ina-expect na makakapunta rito. At syempre, marami rin palang galaan dito sa loob ng Osaka. Kasi kasalanan ko rin hindi ako nanood ng ibang mga vlogs para alam yun may knowledge. But, it was really majestic and amazing and the lightings were amazing. Were cinematic. Pero so far, ito yung mga B-roll style na kinuha ko. Nakuha pang sumayo ng boss ko dun sa may tumutugtog na live band. At syempre, hindi pwedeng mawala ang going home train shot. At nung nakaupo na ako sa train, dun ko lang naramdaman yung pagod. At na-realize na 24 hours na pala ako gising. At bukas ang simula ng ating day 2 vlog. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram. And see you guys tomorrow.